Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At medyo exclusive po itong i-update natin, mga kaaldab. Ito po ay binabalita na nga po sa management na mayroon nga puro malaking magaganap o sorpresa itong 8 Bulaga. Gaya nga po ng sinabi ko, mas maganda po yung maririnig ninyo. Kumbaga, sinabi po ito ni Henyo Master Joey De Leon, ibig sabihin, kumpirmado. Hindi po ba? Alam nyo naman po na doon lang po tayo maniniwala kapag ka ibinalita na. Pero kapag ka hindi po ibinalita, eh wag po agad-agad kayo maniniwala. O baka may mag-react yan, mga kaaldab. O, Mr. Destiny, yung sa 24 oras, binalita naman kay Congressman Spotted na engaged na. Iba po yun. Kasi yung balita naman doon, tanong engaged na nga ba? Yun ang tanong doon, tanong na tinanong pa uli, mga kaaldab. Baka may mag-react kasi, kaya sinasabi ko lang. At saka pasensya na po kayo kung throwback video po yung pinapakita ko. Mas masaya po kasi kapag ganito po yung mga video na pinapakita natin. Mas maganda po kasi kapag wala ganong ganap. Di po ba? O, ibig kong sabihin, mas nakakilig na update, mas masaya. Di po ba? Mas maganda. Kaya nga po ako, eto na lang po yung nakita ko kaysa po yung mga bago, nakakaumay naman po. Di po ba? Ito po yung masaya na kahit papano masasabi natin na literal. Di po ba na nangyayari? At syempre, nagaganap po, mga kaaldab. Bilang True Blood at Aldab Nation, lagi ko po itong sinasabi at paulit-ulit ko nga pong ina-update sa inyo na may mga bagay-bagay po sa social media na mahirap pong paliwanag. Lalo na nga po kapag dumarating yung point na mapapaisip po talaga kayo. Ako bilang True Blood at Aldab Nation, lagi po ako nagbibigay ng masasayang update. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Uulitin ko lang po for the record. Marami po kasing nababalitaan talaga ako sa GMA Network o sa 8 Bulaga Management. Medyo may sinasabi nga po sila na ito na Mr. Destiny, may bago. Tapos naririnig ko pa nga po sa mga staff at crew na maganda-handa kayo kasi may bagong sorpresa. Kumbaga may tatanggalin, may ibabalik, may darating, may magbabawas. Ito yung surprise daw na hindi magugustuhan. Hindi po ba? Ibig sabihin lang nito, mga kaaldab, alam nyo na yung pinapoint natin. Pero kumbaga at least sigurado na po tayo na may sorpresa. Yan po yung gusto ko sanang sabihin at ibalita po nung isang araw pa. Kaya lang, syempre, mga kaaldab, wala po akong matibay na ebidensya at resibo. Kumbaga, kung sasabihin ko na lang po na base lang ito eh. Kumbaga, may malapit na EBW cards, so na staff, crew. Kung yun po yung sasabihin ko na nabalitaan dito na etc. may magandang update nga po raw, may bagong sorpresa, wala pong maniniwala. Although ako hindi na rin po ako naniniwala sa mga staff, sa mga crew. Masakit pong katotohanan, pero yun po eh. Kasi lagi po tayong binibigo at paulit-ulit po tayong binibigo. Kaya pasensya na po sa mga tinatamaan, di po ba? Kasi ako, mga kaaldab, sinasabi ko lang po yung katotohanan na hindi po ako agad-agad maniniwala, hindi po ako agad-agad sisimpatya. Kaya nga po pinanood ko ang 8 Bulaga at doon nga po nalaman ko na galing pa po mismo sa bibig ni Henyo Master Joey De Leon. Kung ano man pong sorpresa ito, tiyak na magugustuhan nga po raw ng Aldab Nation. Tiyak, pabor nga po raw ito sa Aldab Nation. Pero gaya po ng sinabi ko, marami kasi nagko-komento na hindi naman daw po totally binanggit ang pangalan ni Congressman Spotted sa 8 Bulaga. Tanging si Connie Reyes lang nga po daw yung nagbanggit noon. Well, sa komento na yon, tama naman po siya. Dahil ultimo sila Ma'am Alan, sina Jose, Wally, Paulo, wala pong binanggit at hindi nga po nagbanggit ng ganun, mga kaaldab. Kaya medyo nakakatuwa po, mga kaaldab. Kaya nga po, mga kaaldab, ulitin ko, napakarami pong ibabalita na papabor po sa atin. Ako bilang True Blood at Aldab Nation, sinasabi ko lang po ito para updated po kayo. At least alam nyo na may ebidensya po ako na yun nga po, meron nga pong sorpresa.
Po ba? At lumipat naman po tayo sa mga kaganapan kila Mengay at Isoy. Marami na namang issue. Marami na namang bato o pinambabato po sa atin. Okay lang yan, mga kaaldab. Huwag nyo na lang pong pansinin. Alam nyo naman po kasi sila, masyado po silang kumbaga galit na galit. Ito pag ako nagre-recycle ng mga video ng una o ng mga matatagal na sinasabi nila, luma na. Pero bakit ngayon sila nagre-recycle? Ibig kong si recycle, mga kaaldab, chinachap-chap-chap nila yung video. Tapos i-edit. Tapos i-upload. Same lang naman po. Wala naman po pinagkaiba nung yun dun sa dati. Hindi po ba? Ano nga po? Pinatatagal lang po nila at pinapatrending. Hindi na naman po magtitrending. Isang beses lang sila nagtitrending at hindi na nga po nauulit. Wala na. Taob na yung balita. Sino ba naman kasi magbabalita na katulad ng GMA? Reaksyon ng EB Double Cards. Nung mapanood mo, ganun din. Oh. Babalita sa TV5, babalita sa GMA o sa ABS-CBN, ganun din. Wala nang bago. Hindi po ba? Ikaw, reporter ka, wala na. Ano pang gagawin mo? Wala naman sinabi yung Taber Cards, wala naman sinabi si Arjo, wala naman sinabi si Mengay. Puro senyalis lang ng taas ang kamay, paikot sa kamay sa ulo. Yun lang. Hindi po ba? At least wala na pong ibang ibabalita pa. Kaya po ako natatawa na lang sa mga kumakalat ngayon, especially sa mga army na talagang hindi mo alam kung masaya, parang sa ginagawa na hindi sila kontento. Yung po ba? Samantalang tayo, mga kaaldab, ito po yung pagkakaiba natin sa kanila. Makita lang po natin sila Mengay at Isoy sa Itbulaga, makita lang natin magkasama, masaya na tayo. Yung po ba? Kontento na po tayo. Sila hindi eh. Saan ka naman kasi makakakita, mga kaaldab? Engaged na si Congressman Spotted at si Mengay. Ang dami pa rin po nilang demand. Ang dami pa rin po nilang sinasabi. Ang dami pa rin po nilang reaksyon. Etcetera. Di po ba? Kaysa, eto na, sinabi na kung kailan papakasal. Magpapakasal na raw po si Congressman Spotted nung susunod na buwan, susunod na taon. Mas ano sila eh, no? Yung tipong talagang ipagduduldulan nila sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Hindi pa sila kontento sa paninira po kay Alden. Alam ko naman po sila yung may gawa niyan. Hindi sila kontento sa mga sinasabi nilang walang bayag, bakla, walang paninindigan, kumbaga kahit etc. Yung ganun po yung makikita nyo at mababasa ninyo na nakakalungkot. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po tayo sa posisyon para mag-react eh. Ang sa akin lang naman, mga kaaldab, maibigay ko po kung ano po yung dapat, kung ano po yung latest. Kaya lagi po kayong tututok sa channel natin para updated po kayo.